Hey guys, ito po ang ating matutunghayan ngayon. Ang nakaka-inspire na pagpapagawa ng bahay na mag-asawang ito na isang OFW sa Kuwait at isang security guard dito sa Pilipinas. So nagtutulungan itong mag-asawa na ito para sa kanila or sa kagaya nating nangangarap din na bahay at napakagandang paninimula ng kanilang 100,000 pesos na kakolor of steel trusses na po. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update and just call me Mr. Guys. So guys, bali ito na nga po ang ating pag-uusapan. Starting layout na po ang pagpapagawa ng bahay na mag-asawang regarde. So yung 100,000 pesos nila guys na sinimula dito ay napakaganda na po ng naging resulta dahil ito nga po ay naka-color roof and steel trusses na. So ito na po ang starting ng layout nila. And then after nito ay magpapapile na po ng hollow block at unti-unti po natin makikita kung paano po ang naging diskarte na mag-asawang regarde. So guys, ito po ay hindi nalalayo sa tulad ng sinasabi ko sa mga ibang vlog ko na kung meron po tayong starting na pera or 100 or 50 or 60 or to 100,000 is i-start na po natin kagaya po ng ginawa nito na mag-asawa at yung 100,000 nila po ay napakaganda po ng inabot at yun nga ay unti-unti na nilang ipinifinish ngayon. So ito po nakikita nyo at unti-unti nang tumataas ang file ng hollow block at tunay nga na napakasarap na nakikita kung saan napupunta ang ating pinaghihirapan lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW. Ito'y nakakalakas ng loob at nakakadagdag ng sipag at lalong namomotivate sa pagtatrabaho dahil nga meron tayong sinimulan at meron tayong tatapusin. So yun nga pa, kahit na paulit-ulit ko to sinasabi guys, hindi po ako magsasawa or mahihiya dahil ganito po ang naging experience ko about sa pagpapagawa ko ng bahay. So yun nga po at isinishare ko rin sa inyo para mamotivate din tayo at yun nga po nakikita natin unti-unti nang nabubuo itong pinapagawang bahay na mag-asawang Arnold and Ellen Regarde. So once again, congrats po sa iyo, Ma'am Ellen and Sir Arnold, sa inyong starting na 100,000 pesos ay napakaganda na po ng resulta dahil ito ay naka-color roof and steel trusses na at kitang-kita na po ang forma ng inyong bahay. So ito guys, makikita nyo at unti-unti nang nabubuo, tumataas na ang file ng hollow blocks. And then at ito nga ay nakaposte at nakabiga pa at napakaganda at solidong-solido ang pagkagawa at garantisadong matibay. So guys, bali ang bahay na ito ay pag-aari or pinapagawa ng mag-asawang Ellen and Arnold Regarde. Si Ma'am Ellen ay isang OFW sa Kuwait at habang ang kanyang asawa na si Sir Arnold ay isang security guard dito sa Pilipinas. So guys, bali ang bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay La Torre, North Bayumbang, Nueva Vizcaya. So ito po ang hometown na mag-asawang Arnold and Erin Regarde. So yun nga guys, at ayon po sa binigay na detail sa akin ni Sir Arnold, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 4 meters by 6 meters. Meron po siyang isang kwarto, pero provision po ito for 2 rooms. Anytime pwede po nila itong padagdagan pa ng isang kwarto, kitchen and dining area, sala, at isang CR. So napakaganda na po ng sukat ng bahay na ito, and then yun nga, 1 room and also provision for 2 rooms ito at pwede tayong padagdagan anytime kung magkaroon po sila ng budget. So yun nga, at napakaganda na nga po ng starting ng 100,000 pesos at nakikita nyo guys, ayun at nabubuo na ang file ng hollow blocks and then malapit na po sila sa beam or biga. And then after that is mag-i-install na sila or magkakabit na ng steel trusses. At yun nga po, ipapaliwanag ko rin sa inyo yung steel trusses about doon. At yung mga ganong klaseng pagpapagawa ng steel trusses ay yan po ang pinakamurang style at pinakatipid na magawa pero garantisado naman siya na maayos at matibay.
So guys, ayan na nga po at nakikita nyo, nakabuo na yung structural ng bahay. And then nakabuhos na rin po yung mga poste niya. And naka-file na or naka-instillan na rin yung bakal ng biga or beam. At yan nga, at unti-unti na nilang binubuhusan. At nakikita natin may mga forma na rin. At ito na nga, papunta na tayo ngayon sa kanilang pagkabit or pag-instila ng steel trusses. So guys, tulad nga ng mga sinasabi ko ng mga nakaraang vlog ko, na pag po tayo magpapagawa ng bahay, guys, for example lang to, hindi ko sinasabing gayahin nyo, kung tayo magpapagawa ng bahay, eh siguraduhin natin at naaayon sa ating plano at naaayon sa ating kagustuhan. So, i-start man natin to for sa structural pa lang, at least unti-unti nating nabubuo ito, eh alam natin na nasunod ang gusto natin na design or style or forma ng bahay. Dahil nga ito, pag ito yung nasimula na natin at hindi rin biro talaga ang pagpapagawa ng bahay at ito'y gagastusan natin. At ang pinaka-importante sa lahat guys is hindi na natin ito mababago dahil ito nga ay concrete, nakapix na lahat-lahat. At yun nga, ang pinakamaganda at the best ay bago natin simulan, planuhing mabuti na ayon sa ating kagustuhan at may direksyon ang pagpapagawa ng bahay. So unti-unti man natin itong i-finish at alam na natin na yun ang kalalabasan dahil yun na mismo ang forma ng bahay. So ito na nga guys, at nagtambak na sila sa para sa kanilang flooring, and then ayan, at may graba na, at anytime ay pwede na sila rin magbuhos ng kanilang flooring. So ito na nga po guys, about sa steel trusses. Ito na nga ang kanilang C-Parlins diniliver na. Ayan. So, guys, bali ang ginamit po nila ditong materyales sa kanilang color roof and steel trusses ay C-Parlins. And then, itong kanilang color roof ay green and also rib type 0.4. So, yung 0.4, guys, is magandang klase na rin yun. Pero kung mas may budget kayo, is mas maganda rin yung 0.5 kasi mas makapal yun. Pero yung sa akin, 0.4 lang po ginamit ko. So, ito nga, guys, ang balangkas or trusses, ang ginamit nila ay C-Parlins, ayan, at mga nakatayo siya, ay nakarekta doon sa mismong hollow blocks. Pero sa square po nung kanilang pinaka structure ng bahay, is nakabiga po siya sa taas, and then nagdugtong pa sila sa taas para sa slanting. So ayan guys, nakikita nyo, ang ginamit po nila dito ay C-Parlins na 2x3, yung pinaka screwhan ng color roof, and then 2x4 yung pinaka pahalang na pamakuan or dikitan ng kanilang C-Parlins. So guys, yan po ang pinakamurang pamamaraan or pinakamurang style ng pagpapagawa ng color roof and steel trusses. Ang tawag po dito sa amin yan ay balsa. So, eto nga guys, makikita nyo yung structural niya is napakaayos na ng pagkagawa. And then syempre, at paunti-unti ay i-finish na ito. Yun nga, tulad ng sabi ko, ang importante sa lahat ay nakaporma na ito ayon sa kanilang kagustuhan at setup or design ng bahay. So, unti-unti man itong i-finish, eh, alam na alam mo at yun din ang kalalabasan dahil nga nakaporma na siya. Yun ang pinaka-importante sa nagpapagawa ng bahay na pinagplanuhan at may direksyon ang itsura ng bahay. So, yun nga guys, ito at nakikita nyo, nakakabit na nga yung color roof and steel trusses nila. At tulad nga naman ang sinasabi natin palagi, napakasarap sa pakiramdam na nakikita natin kung saan napupunta ang ating pinaghihirapan, lalong-lalo na itong mag-asawang ito na nagtutulungan para makapagpagawa ng kanilang sariling bahay. So yun nga guys, ayon sa binigay na details sa akin ni Sir Arnold Ricarde, na ang sukat ng bahay na ito ay 4 meters by 6 meters. Meron po siyang isang kwarto, pero provision po ito for 2 rooms, anytime pwede po nilang palagyan ito. At meron nga po siyang kitchen and dining area, sala, at isang CR. So yun nga guys, ang ginastos po nila dito, 100,000 pesos, labors and materials. So, napakaganda na pong paninimula nito guys, dahil ito ay full concrete house at todo poste po ito at biga, talagang garantisadong matibay. And also color roof and steel trusses na, at pinaka-importante sa lahat ay nakaplano ito at may direksyon ang pagpapagawa ng bahay. So tulad nga po ng lagi ko sinasabi, tulad nitong ginawa ni Sir at ni Ma'am, ay meron na silang sinimulan, meron tsak na silang tatapusin na unti-unting pinapagawang bahay. So ikaw guys, tayo, ako, ikaw, lahat tayo, pwede na tayo magsimula
kahit magkano, basta ay umabot man lang ito kahit sa structural, ay napakaganda na pong panimula niyan, kagaya nung aking ginawa sa aking bahay. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspire at na-motivate kayo at may natutunan dito sa pagpapagawa ng bahay na ito. Lalong-lalo na sa step by step na ganito at yung mga diskarte at yung mga makakatipid at nakakaganda sa ating bahay. So maraming salamat pong muli. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video. Ito'y hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y hatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay, at ng ating kaibigan na si Mr. Guys. Maraming salamat pong muli. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.